So hey guys, it's Rilir K-pop Uni and welcome back to my channel. So ayan, super na miss ko to guys. So sobrang tagal ko hindi nakakapag-upload ngayon guys kasi of course super busy ko. And ayan, so hindi ako masyado makapag-video and makapag-edit. So sorry guys. So ayun, ginagawa ko talaga ng paraan para makapag-video ako and of course may ma-upload ako para sa inyo guys. So for today's video, sasabihin ko sa inyo yung process ng back sharing or yung tinatawag na Korean address lending. So ayan, so marami nagtatanong nito sa akin kaya please keep on watching. And yes, of course, sasabihin ko sa inyo yung step-by-step process and of course, i-explain ko sa inyo ng clear yung process. Okay? So, para ma-experience nyo din yung mag-check out mismo ng inyong mga merch sa Weverse, sa YG, sa WeDrama, sa K-Town, ayan. So, magagamit nyo itong back-sharing service na to para makapag-shop kayo personally sa mga gusto nyong online shop sa Korea. So, ayan. So, of course, before we proceed, guys, don't forget to like and subscribe to the YouTube channel and of course, click the notification bell para ma-notify kayo sa aking mga videos. So, yes, let's get it! So, ano nga ba itong Korean address lending or yung tinatawag natin back sharing services? So, sa simpleng explanation guys, so ayan, so makikiback share ka sa shop. So, makikigamit kayo ng Korean address nila, okay? So, ang nagkakaiba lang sa mga shop guys, so yung ibang shop per item yung kanilang ginagawang fee, ganyan. And then, yung iba per kilo. So, ayan, sasabihin ko sa inyo later yung mga iba pang process. Okay? So, kayo nang bahala kung saan kayo makakatipid, ganyan. Kasi, of course, iba-iba din naman yung kilo ng per item. Okay? So, let's say kapag per kilo, 100 and then 3 kilos yung album. Oh, so, diba? 300 na din yun. Okay? So, ganun yung simpleng explanation dun. Okay? So, yan. So, pero, sasabihin ko pa rin sa inyo yung step-by-step process para hindi kayo maguluhan. Okay? So, ayan. So, first guys, of course, kailangan yung maghanap ng mga trusted shops na nag-o-offer ng back sharing services. So, almost shops naman guys, merong mga ganitong service, lalo na yung mga shops na hindi agad nakakapuno ng mga balikbayan box nila, ganyan. So, of course, sa shop ko, merong ganitong service guys, kasi medyo nahihirapan pa rin akong magpuno ng mga box ko. Kaya, naghahanap pa rin talaga ako ng makikishare sa aking box. Ganyan. So, nagkakaiba lang sa mga fees, guys. So, ayan. So, yung iba per kilo, yung iba naman per item. So, depende pa rin yun. So, kung gaano kalaki, kung gaano kabigat. And, of course, kapag photo cards, mas mura. Ganyan. So, kadalasan, ang sisingilin sa inyo ng shop, guys, kapag nag-avail kayo ng box sharing or yung tinatawag natin Korean address lending is yung, of course, yung rent. Ayan. And then, of course, yung international SF. And then, of course, yung consolidation fee. Ayan. For example, of course, 250. Ayan. So, nandun na dapat yon, yung tatlong yon, okay? And then, of course, sa aking shop, guys, so, yung local shipping fee is kinukulay ko na lang once na dumating na dito sa Pilipinas yung item. Ganon. So, of course, make sure na trusted, okay? So, make sure na trusted yung shop na pag-a-availan nyo ng Korean address lending, okay? So, for me, guys, wag na kayong magtanong dun sa malalaking shop, guys. So, dun sa mga super dami ng umu-order kasi hindi na sila nagpaparent. Ganon. So, next, guys, of course, may ipapa-fill out or may ipapabasa sila sa inyo mga terms and conditions. Ayan. So, of course, kailangan nyong mag-agree and dapat pala ipapaalam nyo rin dun sa mga shop kung ano yung bibilhin mo, okay? So, yung iba kasing shop, hindi sila tumatanggap ng mga liquids, ganyan. And, kailangan din nila i-estimate yung size dun sa box, okay? Ayun. So, bago ka mag-agree sa mga terms and condition, dapat clear na yung usapan nyo nung shop owner, okay? Nung seller, okay? Para walang aberya, okay? Ganyan. So, after nyo mag-agree sa terms and conditions ng shop, okay? So, bibigay na ng seller yung Korean address nila, okay guys? So, ako guys, ina-assist ko yung iba kong buyers na hindi marunong maglagay ng Korean address dun sa mga website. So, ayan guys. So, meron ka ng Korean address guys. So, of course, pwede mo na siyang ilagay dun sa mga website kung saan mo gusto bumili. Okay? So, of course, pwede yan sa Weverse, sa YG, sa K-Town, and of course, sa WeDrama, kahit saan guys. And pwede din yan sa Bunjang guys. So, basta meron kayong access sa Bunjang, pwede yun guys. Okay? So, ayun guys. So, pwede na kayo makapamili ng mga gusto nyong K-pop merch gamit yung address na yun guys. Okay? So, ganun yun. And before you buy guys, of course, please
always check the release date, guys. Para hindi kayo tanong ng tanong kung nandun na ba yung items nyo sa console. Okay? So, ganun. So, once release na yung items nyo doon sa pinag-orderan nyo na website, so, pwede nyo nang i-track yung orders nyo. Okay? So, meron doon mga tracking number. And of course, always track your orders, okay? And then yung tracking number, pwede nyong i-inform yon doon sa seller na pinag-availan nyo ng Korean address, okay? So, i-inform nyo sila kung ano na yung status ng orders nyo. Kung shipping soon ba yan, or may tracking number na, ganyan. So, always inform them, okay? Para hindi na rin maiwan yung items nyo, ganon. And para hindi rin siya mahalo doon sa mga ibang box doon sa address na yon, okay? Of course, maraming parcel at dumadating sa mga Korean address na ganyan. Okay? So, once dumating na yung items nyo doon sa Korean address na in-avail nyo, guys, of course, pipicturean niya nung console and isi-send doon sa seller. And then, yung seller, isi-send yun sa inyo. Okay? So, para ma-inform kayo na nandun na yung items nyo sa Korean address. So, usually, ang ma-receive yung picture is, of course, yung tracking number, yung waybill, ayan, and of course, yung item nyo, ganun. Okay? And then, after that, wait for the updates ng seller kung na-pick up na ba yung box niya, kung puno na ba yung box niya, and kung in-transit na ba yung box niya. Ayan. So, waiting game na tayo dito. Okay? So, of course, ang kadalasang normal ETA, guys, is of course, 3 to 4 weeks or 3 to 5 weeks. Ganyan. And of course, kapag bumibili sa mga ganito, guys, kailangan mahaba ang pasensya mo. Okay? So, bawal sa mainipin. Okay? Ganyan. So, once na dumating na sa Pilipinas yung box ng shop na in-availan mo ng Korean address, so of course, i-ship na nila yung items mo sa location nyo using our local couriers. So, of course, yung JNT, JRS, LBC, kung ano man yung gusto mong mode of delivery. Okay? So, of course, don't expect na naka-weaver shop box pa siya, naka YG box, ganyan, okay? So, of course, i-re-repack na yon ng seller, okay? So, sa console kasi, nire-repack din nila yon. So, let's say, ito, kunwari, dumating ito doon sa address mo, naka ganyan. So, chine-check din kasi ni console kung ano yung laman, ayan. And of course, para tipid sa space doon sa box na malaki, of course, inaalis nila itong box na to, okay? So, ganyan. So, of course, don't expect na nakaganito pa yung inyong item, okay? So, naka-JNT na yan, ganyan. Maliban na lang kung may extra na box si seller, okay? So, ganon. So, yeah, that's it, guys. So, ganyan lang kadali makipag-box sharing. And of course, this is advisable kapag konti lang yung items na bibilhin mo sa Korea, okay? So, kapag magre-resell ka and marami kang bibilhin sa Korea, so, advice ko sa inyo, mag-solo box na lang kayo, okay? So, ganon. Of course, it's up to you guys kung saan kayo mag-a-avail, and of course, suriin mabuti ang mga shops na a-availan nyo para hindi manakaw ang items nyo. So, may mga ganyan, guys. So, naranasan ko na din yan. OMG! So, of course, trusted seller talaga dapat ang inyong a-availan ng mga ganitong service. Okay? So, of course, don't forget na i-follow ang aking shop. Ayan. And of course, yung Shopee namin kung saan meron kami mga on-hand items, meron sa description below. Okay? So, nandun yung link. So, ayan. So, sana na-explain ko sa inyo ng maayos itong Korean address lending process na ito. And sana ma-try nyo para ma-try nyo din na makapag-avail kayo mismo dun sa mga website sa Korea. So, ayan. So, of course, kapag may tanong pa kayo, guys, of course, comment below. And yes, mabilis akong sumagot sa comment section. So, ayan. So, yeah, that's it, guys. So, of course, don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. And of course, click the notification bell para ma-notify kayo sa aking mga videos. So, yeah, see you next time! Annyeong!